Isa't kalahating taon na ang nakalipas simula nang mawala sa area ang ABS-CBN. At hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa maraming tao ang magiging kalagayan nito sa susunod na taon, lalo pat papalapit na ang eleksyon. Ilan sa mga kandidato ay nagsalita na tungkol sa issue ng franchise ng Kapamilya Network. Nariyan ang dating aktor na si Richard Gomez, pati na rin ang Kapamilya aktor na si Arjo Ataide na parehong tumatakbong kongresista. At isa sa mga plano nila ay ang matulungan ng ABS-CBN na mabigyan ng panibagong prangkisa. Maging ang presidential aspirant na si Isko Moreno ay nangako rin na pipirmahan ng panukalang batas na magbibigay ng panibagong prangkisa sa Kapamilya Network kung sakaling pala rin siyang manalo. Kasi wala na tayong napapanood kundi mga canned shows. So if because ABS-CBN it's cheaper because there's no for, if ABS-CBN were to apply for a fresh franchise, would you lift a finger to oppose it? Would you leave it be? What would you do? I will not lift a finger to oppose it. Any person, corporation, can avail such right, such opportunity under my watch. Equal opportunity. We are certain about our rules. We will recognize valid contracts. We will continue what we have started by my predecessors that are beneficial to the people. We will innovate whatever it is. We will stop unproductive actions. We will not continue those. We will introduce other things. So, to create such level of continuity and certainty and leveling the playing field, any person, any corporation can avail under my watch. So, if that is the case of ABS-CBN applying before Congress, I will let Congress do their job. I will not even lift a finger to stop it because they are citizens. They are corporations of the country. They deserve to have that kind of rights. Or, if not, at the very least, privilege of doing business in our country. And as a Filipino, being a right. Ngunit may ibang politiko talaga na tila sakdal hanggang buto ang galit sa ABS-CBN tulad na lamang ni Narodante Marcoleta at Mike Defensor. Sina Marcoleta at Defensor ay dalawa lamang sa 70 kongresistang pumatay sa franchise renewal application ng Kapamilya Network. Si Marcoleta ay tatakbo bilang senador sa darating na eleksyon. Sa katunayan, tila kinain nito ang sarili niyang suka matapos mapanood ang kanyang political advertisement sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live kung saan inulan siya ng batikos mula sa mga galit na mga Kapamilya fans. Samantala, ang pagiging mayor naman ng Quezon City ang naisungkitin ni Defensor. Makakalaban niya ang kasalukuyang alkalde nito na si Joy Belmonte. Tulad ni Marcoleta, ipinagpipilitan din ni Defensor na mayroong pagkakamali ang ABS-CBN kaya hindi ito nabigyan ng prangkisa noong nakaraang taon. Pero ang katotohanan, mismong mga ahensya na ng gobyerno ang nagsabi na walang nilabag na batas ang Kapamilya Network. Sa kanyang panayam sa former Kapamilya broadcaster ni si Anthony Taberna o mas kilala bilang si Katon Ying, napag-usapan nila kung ano ang kahihinatnan ng ABS-CBN kung sakaling manalo si Defensor bilang mayor ng Quezon City. Sa umpisa pa lamang ay dinipensahan na kaagad ng kongresista ang kanyang sarili. Aniya, hindi raw siya ang dapat sisihin kung bakit nawala ng prangkisa ang ABS-CBN. Well, una sa lahat, Katon Ying, alam mo naman yung paninindigan ko noompe. Pagka ako'y may tumindig sa isang bagay at ako'y naniniwala, ano man ang politika niyan, titindigan ko yan. At yung loyalty, siguro for the kung ilang dekada na to, siguro kahit nasa larangan ng politika, alam nila kung ano yung klase ng aking pagkatao. Hindi ako bumabaliktad, hindi ako bumabalingbing, kundi popor lang as a tao, hindi ko yung ginagawa. Pagdating doon sa ABS-CBN issue, iba ang trabaho kasi ng pagiging mayor sa congressman, di ba? Ang mayor, para ka nag-asikaso ng isang bahay. Ayusin ko yung nangyari sa amin sa peace and order, yung aming mga tao, magkaroon ng trabaho, magkaroon ng negosyo, yung edukasyon ng siyudad mo, ganyan yung trabaho niyan. Ngayon, pagdating sa ABS-CBN, noon pa man sinabi ko na may pagkakamali na nakita kami magmula doon sa buwis na pagbayad, doon sa labor na mga problema, pati doon sa PDRs, yung foreign ownership, naging problema yan. Pero ang mas malaking tanong ko, bakit naman ako sinisisi ninyo? E si Speaker Sunny Belmonte, speaker ng 2 taon, nag-file ang ABS-CBN 2014. Presidente naman si Noynoy Aquino, 2-year speaker si Speaker Belmonte, nung kami inabot, doon naman kami naipit na para bang ididebate namin lahat kaagad na pasuna ang prangkisa ng ABS-CBN. So, yan yung aking paninindigan dyan.
Humirit pa ang gunggong at muling idiniin na wala silang pagkakamaling mga kongresista sa kanilang naging desisyon. Bagkos ay ang ABS-CBN pangarap ang may mali at dapat umamin sa pagkakamali nito. Pagbalik naman katunying doon sa usapin na kung yung ABS-CBN mag-a-apply, abe, siyempre, di ba, kahit naman hindi ako mayor eh, sabihin lang, Mike, tulungan mo kami. Ano ba yung gagawin? Pero katunying, hindi naman pwede yung walang mali. Di ba, pagka, kunyari, kung sinabi lang nila nung congressional hearing eh, kung problema ho yan, edi ilagay ho natin sa kondisyon ng provision ng batas and we will comply, we will pay whatever is the shortage doon sa payment ng taxes. Wala namang problema, pero pag doon pa lang sa una eh, para bang mali kami, tama kaagad lahat, eh magkakaproblema din naman talaga. And kahit naman siguro si Joy Belmonte, ewan ko lang ha, eh baka naman sa kanya kung mali yung mga, kung mali man yung aplikasyon at may mga problema, aprobahan pa rin niya, eh parang hindi ka mo naman ginampanan yung trabaho mo bilang kongresista. Diba? So ang sinasabi mo ba akong Mike, halimbawa nalagay ka uli sa kaparehong sitwasyon na kailangan mo magdesisyon sa whether or not to grant the franchise application or renewal of ABS-CBN, ganun pa rin ang magiging decision mo, hindi magbabago kahit na may mga kaibigan ka dito sa ABS-CBN na alam mo naman kung saan-saan nagsuot yes. Nung nawala ng trabaho. Yes. Alam mo, Katunying, ha, hindi ko na sasabihin kung sino yung kausap ko, pero isang kilalang anchor ng ABS-CBN. Mm-hmm. Sabi niya, Mike, paano ba nga ayusin? Sabi ko, bakit kasi ganun yung presentation? For example, in the presentation of taxes, wala kaming mali eh. Sabi ko, sana, kung problema po to, we're willing to comply kung ano yung nangyari, kung ano yung pagkukulang. Kasi katunyang, di ba yung GMA7, kinumpara eh. Almost 1 billion every year ang diferensya. So, magbabago ba ang desisyon ko? Eh, para naman katunyang babalimbing ako dahil tatakbo lang ako, magbabago, hindi rin. I will have to stand by that principle and that decision batay dun sa batas. Natanong din si Defensor kung ano ang gagawin niya kung sakaling manalo ang anak ng diktador na si Bongbong Marcos bilang presidente. Sagot ni Defensor, tutulungan daw niya ang Kapamilya Network kung lalapit ito sa kanya. Subalit, meron daw kondisyon. Tanong ko, halimbawa, bago na administrasyon, nandiyan si, kung halimbawa, swertihin si BBM, kung iko-correct yung mga sinasabi niyong pagkakamali, pupursigin niyo ba sa ilalim ng isang Marcos administration ang pagkakaroon ng prangkisa ng ABS-CBN? Well, number one, alam mo, Katunying, ang prangkisa kasi, kahit na nga dun sa mga kandidato, nagugulat ako dun sa iba. Di ba yung iba sabi lang, pag nanalo ko, ibabalik ko yung franchise. You know, illegal yun eh. Bawal ka magsabi ng ganun. Kasi yun ay pagbibigay sa isang negosyo. So, assuming for example, mag-reapply ang ABS-CBN and tutulong ba ako pag nilapitan nila ako? Ilalapit ko ba kay Bongbong Marcos pag nilapitan nila ako? Pero, katulad ng sinabi ni Pangulong Duterte, mag-comply muna tayo o at least magkaroon tayo ng condition ng compliance. Para bang, sinabi, o ang kulang ninyong taxes, 4 billion. O pwede po ba magbayad muna kami ng 500 million down payment, hulugan namin ng taon-taon. Tingin ko walang problema yun. As for BBM, sinabi naman niya eh, I am for a healing presidency and I will help, di ba? I would like everyone to help out. Sa dulo ng interview niya, ay tila nag-iba ang tono ni Defensor dahil pinuri pa nito ang presidente at CEO ng ABS-CBN na si Carlo Katigbak. Mahirap lang katunying, kumisa nga nakikita ko, para bang na-define na eh, na pagkakapamilya ka, anti-BBM ka, anti-Mike ka. Diba? Dapat sana wag ganun. Tingnan nila kasi, pag nanalo si BBM, nakita naman lang yung pagkatao, at pwede lang, tingin ko ha, wala ako nakikitang problema lapitan nila. Kung ako manalo ng mayor ng Quezon City, ang management ng ABS-CBN, or kahit na yung mga empleyado, no? yung management doon, lumapit sa akin, Mike, paano natin matutulungan? Hindi sila kailangan mag-ano sa akin, never naman ako naging personal dyan eh. Wala naman akong galit kahit kanino eh. In fact, I have been clear about that. And sinabi ko pa yan kay Mr. Katigbak, kay Carlo. Sabi ko, Carlo, alam mo, ngayon lang tayo nag-meet, pero I really appreciate you. Dahil mabait naman si Carlo eh. Oh, wag naman yung
yung kapamilya pa yung nagde-define na parang sila pa yung, para bang sila pa yung nagsasabi na dito kami, kayo kalaban namin. Para, tingin ko, hindi rin makakaganda para sa atin lahat at para sa kanila. Sa huli ay sumundot si Defensor at nakiusap sa mga kapamilya fans na sana raw ay bigyan nila ng chance sa si Bongbong na makilala nila. Yun yung tingin ko, Katunying, dito dapat na siguro, anyway, Katunying, kaibigan mo naman din yun sa mga kapamilya. So, ano lang, siguro si BBM, bigyan nila ng pagkakataon. I don't think BBM should be judged because he is a Marcos. I think he should be judged as to what he has done in the past at ano yung gagawin niya. Isa lang, Katunying, example. Lahat ng mura ginawa, hanggang dun sa tatay niya na hindi mapalibing, tinitira siya. May narinig ka bang minura ni Bongbong Marcos o tinreten o nagsalita siya ng masama? Wala eh. So yun pa lang, malinaw na yung pagkataon nitong taong to eh. Sa tingin ko, lahat, bigyan nila ng pagkakataon si BBM. At kung ako naman, sa hindi ko naman pinapromote yung sarili ko, pero hindi ho ako personal, and if I can help in any way, syempre, hindi naman para sa ano po yan, tutulong din naman ako. Kapamilya, uulitin namin, sa susunod na eleksyon ay tatakbo bilang mayor ng Quezon City si Defensor. Paano niya matutulungan ang mga residente nito kung maraming empleyado ng ABS-CBN na nakatira sa QC ang nawalan ng trabaho dahil sa ginawa nilang pagpatay sa prangkisa ng network? Diyan pa lang ay sablay na si Defensor. Kaya kung taga QC ka o kung may kakilala, kaibigan o kamag-anak ka na nakatira doon, paalalahanan sila tungkol sa ginawa ni Defensor sa ABS-CBN na naging sanhi ng pagkawala ng libu-libong mga trabaho. Kung nais mong malaman kung sino-sino ang mga kongresistang nag-deny sa franchise renewal ng Kapamilya Network, sundan mo lang ang link na inilagay namin sa description. Huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na to upang mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. At inaanyayahan ka rin naming mag-subscribe na sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi ka mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!